Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Hunter Balcair. At ang kanyang request ay tungkol sa dalawang barko ng Philippine Navy, ang BRP Dagupan City at ang BRP Bacolod City. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ng ating kaibigan na si Hunter Balcair tungkol sa dalawang barko ng Philippine Navy, ang BRP Dagupan City at ang BRP Bacolod City. Ang BRP Dagupan at ang BRP Bacolod ay dalawang logistic support vessels ng Philippine Navy at dalawa lang units na mayroon ang Philippine Navy. Ito ang BRP Bacolod ang lead vessel at ang BRP Dagupan ang kanyang sister vessel. Ang Bacolod class ay ang pinaka-amphibious operation platform ng Philippine Navy bago dumating ang mula sa Indonesia ang dalawang malaking barko, ang BRP Davao at ang BRP Tarlac na isang LPD or landing platform dock. Ang dalawang barko na ito, ang BRP Dagupan at ang BRP Bacolod ay nakabase sa helicopter capable variant ng US Army General Franks Bison Jr. class logistic support vessel. Ang dalawang barko na ito ay gawa ng Helter Moss Point Massey ng US. At ang dalawang barko na ito ay nakomisyon sa Philippine Navy noong 1993 at 1994. Ang dalawang barko, ang BRP Bacolod at ang BRP Dagupan, ay brand new ito or bagong-bago ito noong nabili ng Pilipinas sa pamagitan ng Foreign Military Sales Program ng US. At mula nung nakomisyon ang dalawang barko na ito, ay matinding serbisyo ang kanyang nagawa sa Philippine Navy. Hanggang ngayon ay ginagamit pa ito for military and peacetime operation at kasali ang dalawang barko na ito sa napakaraming joint military exercises kasama ang mga foreign navies. At ang BRP Bacolod ay siya rin ginamit ng Philippine government noong April 2020 para bumiyahe sa Xiamen, China para kukunin ang mga medical supply na binili ng Philippine government sa panahon ng COVID-19 pandemic. Ang BRP Bacolod ay nanatili ng 5 araw sa China para magkarga ng 23,000 na mga PPE at 700,000 na mga KN-39 mask at iba pang mga supplies. At kasalukuyan ang dalawang barko na ito ay naka-assign sa Sealift Amphibious Force ng Philippine Navy. Ang Bacolod class support vessel ay pinatakbo ng dalawang General Motor EMD-16645 E26 diesel engine with a combined power of around 5,800 horsepower or 4,300 kilowatts para sa dalawang propeller at may bigat ito na 4,265 tons at may maximum speed na 22 knots. Ganyan talaga ang takbo ng mga barko na ito, hindi matulin kundi mababaga lang. At may range ito na abot hanggang 15,370 kilometers. Dahil ang Bacolod class ay isang amphibious transport vessel, kapareho lang ito halos ng kanilang pangsyon sa mga LST or landing ship tanks. Sila ay naghahatid ng mga trupa at equipment diretso sa baybayin. At dahil doon, kailangan na armado ito. Ang dalawang barko ay armado dahil naghahatid sila ng mga trupa sa panahon ng military operation. Kaya ang BRP Bacolod at BRP Dagupan ay armado ng dalawang Oerlikon Mark 420mm 70 caliber machine gun at apat na Browning M2HB 50 caliber heavy machine gun. At mayroon din itong helicopter deck. Ang primary mission ng BRP Bacolod at BRP Dagupan ay direct o diretso silang mag-transport at mag-discharge ng mga trupa, equipments at mga cargo kahit sa mga mababaw na lugar na hindi kailangan ng external crane or port facilities para magdiskarga ng mga equipment. At kahit sa dalawang talampakan lang ang lalim ng tubig, ayan lang magdadaong o maglalanding. Kahit sa ang location, kahit sa mga lalayong isla at mga probinsya na hindi pa nadidevelop ang coastline, ay kaya nilang magdadaong doon. Yan yung nakagandahan ng mga class support vessel na ito na gawa ng US. Magaling talaga ang US sa mga ganitong uri ng mga vessel. Kung matatandaan natin, isa sa pinakamalaking advantage ng US Armed Forces noong World War II ay ang kanilang LST or Landing Ship Tanks. Ang LST ay siyang nagsusupport ng mga amphibious operation. Isipin nyo, ang main battle tank vehicles at ang mga trupa at ilang mga cargo ay diretsong ihahatid
ng mga LST vessel sa mismong baybayin o sa gilid ng buhangin o sa mismong buhangin mismo dadaong ang LST para ihatid ang mabibigat ng mga tangke, mga vehicles, mga sundalo at mga kargamento na hindi na kailangan ang mga pantalan. Isipin nyo, ganito katindi ang mga gawa ng US gaya ng LST at ang logistic support vessel. Ang tangke ay ihatid sa baybayin, hindi yung baybayin ang ihatid sa tangke, iba yon. At hanggang ngayon ay mayroon pang LST ang Philippine Navy at aktibo pa hanggang ngayon. Ito ay galing pa sa US noong panahon ng World War II. Ang LST na ito ay ang BRP Laguna. Ang BRP Laguna ay halos 90 years old na pero aktibo pa. Fully armed ito, mas marami pang ang armas niya o mga weapons kahit 90 years old na siya kumpara sa mga barko ng Philippine Coast Guard. At ganun din ang BRP Bacolod at BRP Dagupan, kapareho lang ang pangsyon nito sa LST na didiritso sa buhangin na maglalanding kaya hindi na kailangan ang pantalan. At sa mga nagtatanong kung bakit doon pa sa US bumili ang Philippine Navy ng mga logistic support vessel, siguro kaya naman itong gagawin ng mga local shipbuilders. Sa tingin ko ay mukhang hindi pa kaya ng mga local shipbuilders na magdisenyo ng mga LSD o logistic support vessel para sa Philippine Navy na may kaparehong capabilities na gawa ng US gaya ng BRP Bacolod at BRP Dagupan. Kailangan pa ng mga local shipbuilders na mag-aral sa mga ganitong disenyo dahil iba naman ito sa mga passenger vessels gaya ng Ruro na kung saan eksperto ang mga local shipbuilders gumawa ng mga ganitong uri ng barko. Kasi pag halimbawa ang mga Ruro doon yan dadaong o lalanding diretso sa buhangin o baybayin, baka tuluyan ang sasadsad doon at hindi na makaalis. Pero darating din ang panahon na makaya ito ng mga Pinoy shipbuilders dahil magagaling naman ang mga Pinoy manggaya eh. At isa din yon sa dahilan kung bakit ang Philippine Navy ay umorder ng isang barko na landing craft utility sa mga local shipbuilders company, ang Propmix Corporation. Ang Propmix ay siyang gumagawa at nagdisenyo ng BRP Tagbanwa, isang landing craft utility. At o-order pa sana ng maraming LCU or landing craft utility ang Philippine Navy sa Propmix Corporation. Pero hindi na nila ito itinuloy. Kaya yun yung dahilan kung bakit nag-iisa lang ang BRP Tagbanwa. Dahil ayon sa Philippine Navy, na hindi naging successful ang disenyo ng BRP Tagbanwa kaysa kanilang inasahan. Kaya hindi na umorder uli ang Philippine Navy at doon na umorder sa Australia na kung saan gumawa sila ng mas capable sealift assets. Ipalagay natin totoo yung sinabi ng Philippine Navy pero first time pa itong gumawa ng ganitong design ang Propmix Corporation. Baka sa susunod ay perfecto na kaso umayaw na ang Philippine Navy at doon na nagpagawa sa Australia. Kaya bala ko, ako na lang ang magpagawa ng destroyer sa Propmix Corporation at pangalanan ko itong BRP Yul Matso. At kung magugustuhan ito sa Philippine Navy, hindi ko ito ibibinta sa kanila. Gusto ko for rent na lang, 60,000 bawat biyahe. Bago tayo magpaalam, i-shoutout natin ang ating kaibigan gaya ni Jai Dodds at ni Nuli Gamay. Hanggang sa susunod, maraming salamat.